And boom! Tayo nagbabalik mga master at for today's video, gagawin ko naman ng video itong aking ECU. Ayan. Parang baliktad yata. Pero okay lang yan. Bale, ECU siya, full stand next. Ayan. Pang Raider 150 talaga siya. Asan yung papel niya? Ito yung papel niya. Pang Raider FI talaga siya. Ayan. Full stand next. So, ang gagawin kong video ngayon is sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung mga kaya niyang gawin. Kung ano yung mga features niya. Ayan. Kasi wala pa akong idea sa ibang ECU kasi first ECU ko to. First racing ECU ko to. So far, wala naman problema to sa akin. Maganda naman yung performance niya para sa akin. Kasi wala naman ako may go-compare na ibang ECU rito. Which is, wala pa ako ibang nagagamit kasi. Ano. So, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga kaya niyang gawin. At, itetry natin mamaya sa motor ko. Via Bluetooth. Ay, nagbabalik mga master. At hindi ko nilang sinitch yung camera ko kundi lumipat na rin ako ng venue kasi masyadong maingay dun sa bahay. Ganun din naman dito pero mas okay na nandito yung motor ko. And then, ito na nga pala yung mga kaya niyang gawin. Easy install na siya. Ka-plug and play. May konting kalikot na lang para matimpla natin yung mga konting pugak kung magkakaroon man ng konting pugak. Ayan. Meron din real-time tuning. Pwedeng i-tune sa laptop. Pwede rin siyang i-tune sa mobile. Ayan. Real-time mobile tuning. Ayan. May anti-tip na rin siya. Uy, mag-focus ka. Coil booster technology. Ayan. Sa ignition yata. Ayan. Tapos, board compensate. Rumble technology. HP power up. Plus 3 yata to. Plus 3 horsepower. Mag-add siya ng plus 3 horsepower. Ayan. Bale, magkakaroon siya na, meron din siyang tatlong mode. Stock mode, eco mode, tsaka race mode. Pwede mo siyang i-edit lahat sa mobile. Pwede rin sa laptop. Ito rin, data log. Ito di ko alam. Ano ba to? Nitro ba to? Ayan, nitro. 3D tuning, launch control. AFR, wideband, then hindi ko na mga alam yung mga yan. At saka may 1-year warranty siya, mga master. Tabi nyo lang yung warranty niya. Bale, ito yung ano niya, harap. Ayan. Plug and play. Liwana. Ayan, plug and play, diba? So, ayan mga master, papakita ko naman sa inyo ngayon kung paano natin siya i-coconnect sa ating cellphone. Ito ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kaya niyang kalikutin pagdating sa cellphone. Ano? Meron kasi yatang mga nagagalaw sa laptop na hindi kaya galawin sa cellphone. So makikita nyo yun ngayon dito. So una natin gagawin. Open natin to. Ayan. Yung umiilaw yung check engine, natural na daw yun pag nagpad ka ng ECU, sabi ni Master Alfred. Tapos open natin yung Bluetooth nito. Ayan. Bluetooth. Tapos mag-upload, mag-download kayo nitong ganito. Ayun o. Easy siya. Full stand next. Click nyo yan. At yan. Automatic na yun magkoconnect. Yan. Mag-reach siya. Yan. At yan. Connected na siya. Ayan. Balik click nyo yun. May kita nyo rito yung pinaka-device ng ating ECU. Ayan. Yung throttle, tigayin natin. Andi dito yung GPS niya. Ayan. Pag pinitiga mo yan, dyan mo malalaman yung full throttle niya. Ayan. 100%. Alrighty. So, hindi pa ako masyadong familiar dito mga master. No? Kasi, hindi pa ako marunong makakalikot nito. Bale, mangyayari ngayon. Ingay. Papakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga kaya niyang gawin. Dito sa tune. So, ayan yung lahat. Ayan. Calibration. Ayan. Pwede nyong kalikutin yun dyan. Gagalaw nyo rin yung RPM nya. Ayan. Next, yung injector. May basic tuning at saka advanced tuning tayo. So, hindi ko makiklik yung advanced tuning. Eh bale, ito yung injector niya. Nakaset lang siya sa default. Kasi ayoko nung galawin yung ano niya. Yung injector niya. Pag sa advanced tuning naman, ganun din naman yan. Mas
detailed lang yung pag tetono natin dito sa advanced tuning. Ignition, ganun din. May basic tuning tsaka advanced tuning din tayo. Ayan. Naka-default din yan. So, basically, parang wala ring load yung aking motor. Idle rumble. Ingay. Bad trip. Ayan. Idle tuning. Rumble technology. Ayan. Compensate. Analyze. Ayan. Fuel start. Digital. Dito yung mga pumuputok-putok. Ito yun. Labanan natin yung ingay nila. Nakapusal pa yan. On natin yung launch control. Tsaka yung anti-lag. Pinitin mo natin content. Rumble technology. Ah, wala pa pala siyang 60 degrees. Magpa-function yung idle rumble natin pag naka 60 degrees na tayo. So sa ngayon wala pa, 57 pa lang. Pinitin mo natin. Idle tuning, yan napakita ko na sa inyo. Compensate. Wala akong alam galawin dito mga master, kaya pagpasensya nyo na. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga kaya nyo galawin. Analyze, ayan. Ayan. Wala na akong idea sa mga to ah. Siguro soon makakagawa ko ng video pag may idea na ako dyan sa mga yan. Pati ito, dual start. Ito lang yung alam kong galawin kasi ito lang tinuro sa akin ni master. Ignition. Balayan lang lahat ng kaya niyang gawin. Ito. Mag-umpisa sa calibration, injector, ignition, idle rumble, compensate, analyze. Ayan. Hanggang sa data lag. Ayan. Pakita ko rin sa inyo yung tatlong mode niya. Naka-eco street ako ngayon. Pag-clinic mo yan, napupunta ka sa race mode. Ayan. Pero hindi ito naka-tune mga master ha. Hindi siya naka-tune. Pero kung i-tune natin siya, pwede tayo magpalipat-lipat ng race mode, eco mode, at saka stock mode. Ito yung next nito, stock mode na. Yan. Pero ako, which is yung nahilot ni Master Alfred, is naka-eco mode lang ako. Yan. Naka-ano lang ako. 65 degree na. Laro yung ano niya. Ayun yata yung purpose nito. Ingay naman. Nagpupok pa. Tayo naman mag-ingay. Sayang gas. Nakapusal kasi. So, ayan. Calibration. Pasensya nyo na kung wala ko masyado na ituro ngayon kasi papakita ko lang talaga sa inyo kung ano yung kaya ng ating ECU. Ayan. Off na natin to. Alrighty. So, balikan tayo sa bahay. And boom! Ayan na nga mga master. And that's it, yan lang yun. At wala akong maipakita sa inyo masyadong maituturo kung paano natin itutono to. Kasi wala pa talaga akong idea kung paano magtono nito. At inasa ko lang kay Master Alfred, yung akin kaibigang malupet. At ayan, napakita ko naman na sa inyo kung ano yung mga kaya niyang gawin. O napaka dali niyang gamitin, plug and play.
sa mga pagkalikot na lang siguro, doon na lang tayo medyo matcha-challenge kung hindi natin alam. Pero kung may experience na kayo sa ibang ECU, mas madali na siguro yun para sa inyo kasi mas comfy na siya gamitin. Kaya na siya sa cellphone, kaya na siya sa laptop. Ayan. Tsaka ang dami niyang pwedeng, ang dami niyang features na bago. Ano? So bago ko end ng video na to, mag-shoutout lang tayo ng konti. Shoutout sa iyo, Master Christopher Ursua. Ayan, shoutout sa iyo, Master. At kay Mamen Rider. Ayan, parang motovlog din yata to. At subscribe niyo siya sa channel niya, Mamen Rider. Ganun din kay Panilu Racing Motovlog. Ayan, Panilu Racing Motovlog. Ayan, shoutout sa iyo, Master. At saka panghuli kay Master Rex Divina. Maraming maraming salamat sa support niyo, mga Master. Muli, maraming maraming salamat sa panonood. Hit like, comment, share, and subscribe kung nagustuhan niyo itong video na to. At muli, see you around. Right shape, mga Master. Bye-bye.